Huwag kang mapapagod sa paggawa ng kabutihan, dahil isa yan sa mga ugaling hinahangaan. Hindi ka man mapansin ngayon, siguradong may gantimpala sa tamang panahon. Kumusta mga kaibigan? Isang istorya muli ang ibabahagi namin sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Uminom ka muna ng tubig. Nag-aalalang iniabot ni Lito ang isang bote ng tubig sa kanyang asawa na si Martha. Ilang araw na itong may sakit at halos hindi makatayo sa higaan. Kaya naman, hindi na niya ito natiis. Pinilit niya itong dalhin sa ospital kahit na matigas ang pagtanggi dito. Ayos ka lang ba? Hindi niya mapigilang kamustahin itong muli. Pilit ng ngiti ang naging sagot ng asawa. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at tumingin sa paligid. Paruot parito ang mga tao at tila wala man lang nakakapansin sa kanila. Kaya naman tumayo na siya para kausapin ang isang doktor na inaasikaso ang pasyenteng nakita niya na kadarating pa lang. Sigurado kasi siya na mas nauna ang asawa niya kaysa sa pasyenteng iyon. Pasensya na ho, pero kanina pa kami rito ng asawa ko. Kailangan niya ng tulong dahil hirap ho siyang huminga. Pagkuha niya ng atensyon ng doktor bago niya itinuro ang asawa na halata ang pamumutla. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi iyon inaasahan ni Lito mula sa isang doktor. Pasensya na ho, tatang, at anak ito ng abogadong kakilala ko. Kailangang unahin. Simpleng paliwanag nito bago siya nilampasan. Ngunit hindi siya nagpatinag. Awang-awa na kasi siya sa kaniyang misis. Pero nauna po kami. At mukhang mas nangangailangan ng lunas ang asawa ko. Pagpupumilit niya bago sinulyapan ang pasyenteng kadarating lamang na nakabenda ang binti. Subalit iba ang naging sagot ng doktor. Mahal ho sa ospital na ito. Pag-isipan niyo muna kung kaya niyong magbayad. Pagkatapos ay saka niyo ako muling kausapin. Tila nang iinsulto nitong pahayag, saka ito tuluyang umalis. Walang nagawa ang pobreng si Lito, kundi ang magalit at ikuyom ang kanyang kamao. Agad niya ring pinigilan ang kanyang galit dahil alam niya rin na mas mahalaga na mabitiyan ng lunas ang kanyang asawa. Hayaan mo na at ganun talaga. Narinig niyang pagpapakalma sa kanya ng asawa na hinahawakan pa ang kanyang braso. Tinanguan niya iyon. Ayos na ako ngayon. Sabi ko naman sa'yo, pahinga lamang ang katapat nito. Tara na at umuwi na muna tayo. Pagyayaya nito. Alam niyang mayroon pa rin itong iniinda, ngunit wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa nais nito. Iniisip niyang mas ayos na rin siguro para hindi lalong sumama ang loob nito sa pangit na pagtrato sa kanila sa ospital. Dahan-dahan niya itong inakay palabas ng ospital. Ngunit bago pa man sila makalabas, ay nawalan ito ng malay. Mabuti na lang ay maagap ang isang binata upang saluhin ito. Akmang bubuhatin niya ang asawa upang ibalik ito sa ospital, nang pigilan siya ng lalaking sumalo dito. Ako na po ang bahala, tatay. Kumalma po muna kayo. Payo nito. Ito na ang nagbuhat kay Martha at ibinalik ito sa loob. Sa kanyang pagkagulat ay sinalubong sila ng doktor na kanina lamang ay inignora sila. Dok, ano pong nangyari? Nanlaki ang matang tanong nito sa lalaking buhat ang kanyang asawa. Kailangan niya ng agarang atensyon, nawalan siya ng malay sa labas. Sigaw nito. Hindi napigilan ni Lito ang kanyang galit sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya kasi kasalanan iyon ng pabayang doktor. Sinabi ko na sa iyo na may sakit ang asawa ko.
Ngunit pinili mo kaming ignorahin dahil lamang wala kaming pera. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa kanya. Sigaw niya sa doktor na noon ay natataranta sa pag-estima sa kanyang walang malay na asawa. Totoo ba iyon? Anong sinasabi ni tatay? Tanong dito ng estrangherong na tumulong sa kanila. Kitang-kita kung paano namutla ang mayabang na doktor. Ni hindi ito nakapagsalita. Napagtanto ni Lito na may posisyon ang lalaki sa ospital na iyon dahil kita niya ang otoridad dito sa mga doktor. Nakumpirma niya ang hinala ng magpakilala ito. Ako po si Dr. Andrew Feblo, anak ni Carlito Feblo, ang may-ari nitong ospital. Kasabay ng paglalahad nito ng kamay ay ang paghingi nito ng paumanhin sa nangyari. Hinding-hindi raw nito kukonsintihin ang mga mapangmataas na empleyado kagaya ng doktor kanina. Dahil para dito, ang ospital ay lugar para sa may mga sakit at kailangan ng atensyong medikal. Hindi dapat tinitingnan sa ospital ang laman ng pitaka ng mga tao. Ako na ho ang bahala sa gamot at bayad ni nanay. Tanggapin niyo po sana bilang paumanhin sa nangyari. Buong pagpapakumbabang wika ni Andrew. Hindi siya makapaniwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay naramdaman ni Lito na hindi lahat ng mayaman ay mapagmataas at matapobre. Mayroon din palang mabubuting tao kagaya ni Andrew. Naku, iho, maraming salamat. Malaking tulong ito sa aming mag-asawa. Mabuti na lamang at nakilala ka namin. Kung hindi, ay baka napahamak na si Martha. Isang matamis na ngiti ang naging tugon ni Andrew. Nakakatuwa naman po. Mayroon po akong yaya noon na ang pangalan ay Martha. Sayang nga po at hindi ko na siya nakita noong nag-aral ako sa ibang bansa. Pero isa po siya sa mga nagturo sa akin ng mabuting asal. Pagkikwento ng mabait na doktor. Nanlaki ang mata ni Lito sa narinig. Napakaliit nga naman ng mundo. Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero alam mo, madalas ikwento ng asawa ko sa akin noon. Ang mabait na alaga niya raw ay nagnanais maging doktor. Ang pangalan ng bata ay Andrew. Kayo po ba ang asawa ni Yaya Martha? Nanlalaki ang matang sabi nito. Hindi makapaniwala na muli nitong makakadaupang palad ang yaya na nawalay dito. Kitang-kita niya ang tuwa sa mata ng binata bago nito patakbong nilapitan ang natutulog niyang asawa. Matyaga nitong hinintay na magising ang dati nitong yaya. Pagmulat pa lamang ng mga mata ni Martha ay pag-aalala na agad ang bumabalatay dito. Paano ang bayad dito? Siguradong malaki ang sisingilin, lalo na kung matatagalan pa tayo rito. Natatarantang sabi nito bago sinubukang tumayo. Wala na ho kayong dapat ipag-alala, Yaya Martha. Ako na po ang bahala sa lahat. Gulat itong napalingon sa lalaking nagsalita. Ilang segundo bago bumalatay sa mukha nito ang rekognisyon. Andrew, ikaw na ba yan ang alaga ko? Lalaki ang matang sabi ni Martha. Opo, ako na nga po ito, Yaya. Natupad ko na po ang pangarap ko na maging doktor. Nakangiting pahayag ng binata bago mahigpit na niyakap ang matanda. Si Lito ay masayang minasdan si Martha at Andrew na nagkakamustahan. Sino nga ba ang mag-aakala na sa madilim na araw sa buhay nilang mag-asawa ay darating si Andrew, ang dating alaga ng kanyang asawa, upang magbigay liwanag sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo dito. Pagmamahal na isang pamilya ay pwede mong matagpuan kahit na sa hindi mo kadugo.